Isa lang po ang pinakiusap ko kay doktor dito, kay sir. Sabi ko, Doc, huwag mo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap. Yung mga helpless, yung mga hopeless na wala pong ibang matakbuhan. Yun lang po ang pakiusap ko. Nandito po ako ngayon sa San Lazaro Hospital dahil sa lola ko po at lolo ko na na-admit dahil sa COVID-19. Yung lola ko po nasa ICU ngayon. Unstable po siya. Pinagdadasal ko po na sana umukay yung lagay ni inay. Kasi lalo-lalo na ngayon na unstable po talaga si inay. Nagka-COVID na po ba kayo? Ay, opo. yan po ang masasabi ko. Second life ko na to. Nung nagka-COVID ako, naging productive ang utak ko. Kasi pag nagka-COVID ka pala, yung emotional ano mo, kasi mag-isa ka lang sa room. Diba? Parang alone ka. Wala kang... Kaya very important yung meron tayong gadget, dapat laging may kausap yung pasyente. Bago ko po makalimutan, sa lahat po ng mga health workers, kayo po, sa lahat po ng doctors, nurses, sa lahat, ma janitor, ma utility worker, security guard, sa lahat po ng frontliners, maraming salamat po sa inyong sakripisyo sa panahong ito. Ang Malasakit Center ay one-stop shop 'yan, ano. Nagbibigay tulong sa ating mga pasyenteng nangangailangan, lalong-lalo na 'yung mga mahihirap nating pasyente na kinukulang or walang kakayanan magbayad ng kanilang gastusing pang-ospital. Sa Malasakit Center ay meron tayong financial support na maibibigay para matustusan dito at hindi na sila magkagastos pa sa kanilang cost of hospitalization. Yun nga po, nagpapasalamat po sa Malasakit Center na alam ko pong malaki ang magiging bigay na tulong nito sa inay, kay tatay at hindi lang po sa kanila kundi sa iba pang mga pasyente. Assurance po na hindi sila mabahala na ay wala kaming pambayad, wala kaming perang pangbayad, paano kami gagaling. So through Malasakit Center, parang kampante na po ang tao na pumunta tayo sa hospital at gagaling tayo at wala tayong babayaran. Ang pinaka-importante, pupunta sila sa social service ng hospital. At doon sasabihin nila ang kanilang pangangailangan, kung meron silang kakulangan sa kakayanan ng pantustos sa gastusin ng ospital, may mga prosesong kailangan gawin at may mga forms na pipilapan at doon tutulungan sila kung paanong gagawin at mangyayari. Nung naging senador po ako, isinabatas po natin ito. Batas na po ito sa lahat po ng DOH-run hospital, magkakaroon na po ng Malasakit Center. Kasama po ang San Lazaro Hospital dyan sa batas, ang Malasakit Center. May malaking pasasalamat ang gusto ko iparating kay Senator Bonggo. Kasi kundi dahil dito sa Malasakit Center lo, hindi marirealize itong ganitong adhikain. Ha? Itong noble purpose for helping the urban poor, especially we are in Metro Manila. Magtitiis na lang kumbaga sa bahay na hindi na lang dadalhin sa ospital, hindi mapapagamot dahil nga sa kakulangan ng pambayad. Kaya nagpapasalamat po kay Senator Bonggo na na-launch itong Malasakit Center. Senator Bonggo, maraming salamat na nagkaroon ng programa ng Malasakit Center sa bawat hospital. Sana po ang programa niyo po ay sana habang buhay na po yun para sa mga Pilipino.
At huwag ho kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Parati namin narinig, salamat, salamat, ganito po. Mawalang galang na po. Huwag niyo po kaming pasalamatan dahil trabaho naman po namin ang magserbisyo po sa inyo.